Hi guys! So, welcome back to the vlog. So, for today's video guys, sunod-sunod rin na natin yung mga tourist series dito sa Singapore. So, for today's video, yun nga, makikita nyo sa title na I will give tips sa mga tourists na gustong pumunta dito sa Singapore. Because I noticed na ang daming tao talaga na excited, sobrang excited na mag-travel, ganyan. So, inuuna nila yung Singapore kasi nga sabi nila, ito yung pinakamadali, walang PCR na required. Pagbalik mo sa Pilipinas, hindi na rin na ma-required ang PCR. So, parang normal na lang yung pag-travel mo pagdating dito sa Singapore. Kasi yung embarkation card din nila o yung arrival card din nila dito sa Singapore is digital na. So, pwede ka na mag-register 3 days before your flight. And then, malalagay mo na din doon yung vaccination status mo and yung vaccination certificate mo. So, pagdating mo dito sa Singapore, sa immigration, hindi ka na ma-hassle na magdala ng sobrang daming documents. Kasi nga, na-register mo na lahat through SG arrival card. So, ganun ka-smooth na yung process dito sa Singapore. So, yun nga, napansin ko na ang daming turista yung nagpupunta dito. Like, ang dami ka na parod ng mga regular vloggers na nagpupunta dito sa Singapore. And may mga naririnig ako ng mga comments na, ha, sobrang init dito sa Singapore. Kung alam ko lang na ganito, ganyan, bumili ako ng ganito, nagdala ako ng ganyan. So, today, bibigyan ko kayo ng tips para naman wala na kayong hassle, wala na kayong sana dito pagdating sa Singapore. Okay, so, first tip, guys. You have to avail your EZ-Link card. So ako, kararating lang ng family ko dito last May. And I got a lot of EZ-Link cards. See? Kung gano'ng karami yan. I have 4 EZ-Link cards. So, very useful yung EZ-Link cards dito sa Singapore. Kasi pwede mo siyang paggamitin, pambayad sa taxi, pwede sa train, pwede sa MRT. Yeah, train, MRT, LRT, ganyan. Tapos sa bus. And pwede mo rin siyang ipambayad sa mga iba't ibang convenience store dito sa Singapore. And even Starbucks tumatanggap ng EZ-Link card. So, it seems like your credit card here in Singapore or your debit card here in Singapore. Very easy din yung pag-load sa kanya kasi meron sa mga train stations, pwede kang mag-load sa 7-Eleven, ganyan. So, each EZ-Link card is $10 and then $3 yung card, $7 yung load mo. Yung $7 siguro mga 1.5 days mo na siya magagamit. So, kung lo-loadan mo siya, mag-stay ka dito for like, sabihin na natin, 3 days, 5 days, ganyan. $20, pwede na. I think sakto na yung $20 na yun. But, don't forget, guys, pag magta-top ka, dapat magta-top out ka. Kasi pag di ka nag-top out, bawa nag-top in ka, ganyan, sa mga bus or sa train, tapos nalimutan mo mag-top out. Honestly, policy dito kasi, so may mga times talaga na makakalabas ka at di ka nagta-top out. So, pag di ka nag-top out, guys, madedetect yun ng EZ-Link, madedetect yun ng SMRT na system dito sa Singapore, and then they will charge you the biggest rate na pwede nilang i-charge dun sa card mo. So, for example, nag-green lane ka, so kung ano yung pinakamalaki na rate sa green lane, yun yung i-charge nila sa'yo. So, that's my first tip. Tip number 2, guys, is riding buses. I know mas convenient yung magte-train ka kasi magsa-stop na siya in every stop. So, hindi mo na kailangan pumara or whatever. Pero for me, mas tourist ka, mas ma-enjoy mo kung na nagbabas ka kasi it feels like nag-field trip ka. And then you realize how small Singapore is na makikita mo na, ha, ilang stations yan sa train, pag binas mo pala, kanto-kanto lang sila. So, ganon, yun yung na-realize ko nung naging resident na ako dito sa Singapore kasi nakita ko nga na parang, ha, lapit lang pala ng Bugis sa Suntec, tapos lumilipat pa ako ng train station para lang makapunta ako ng promenade from Bugis. So, tip ko lang guys, kung gusto nyo mag-bus, walang problema, Google Maps is very reliable pagdating sa mga buses dito sa Singapore. Ibibigay nila kung saan bus stop ka titigil or bababa, kung anong bus number yung kailangan mong sakyan, yung mga ganong bagay. So, one time, kaya to pumasok sa listahan ko kasi one time, nasa bus kami ng asawa ko. Tapos yung mga nakita kaming tourists, hindi ko alam na tourists sila. Paano ba? Paano ko nalaman na tourist sila is, pag tigil ng bus, usually kasi di ba may pinto sa harap, may pinto sa likod. Pag tigil ng bus, pinipilit nilang sumakay dun sa pinto sa gitna ng bus, which is a no-no dito sa Singapore. You should always enter dun sa may tabi ng bus driver, dun sa unang door ng bus. Kasi, i-check ng bus driver kung nakapag-tap ka ng EZ-Link mo
or not. So, yun, kailangan nyo lang siguraduhin na lagi kayo mag-enter or sasakay dun sa first door ng bus. Hindi ka pwedeng sumakay dun sa likod. Pangbabaan lang yun. Pwede kang bumaba sa harap or sa likod, pero bawal kang sumakay sa likod. Sa harap ka lang sasakay. Also, if you want to make para in Singapore, so wala kami conductor dito, may mga stop button naman na pwede mong pindutin pag malapit ka na dun sa bus stop mo. So, medyo confusing lang yung mga bus stop dito sa Singapore kasi hindi ko alam ah. Ang dami ko narinig na comment na yung mga bus stop dito sa Singapore hindi mo kita yung pangalan ng bus stop. So, very useful talaga ang Google Maps, lalo na kung meron naman kayong wifi or internet na available. Okay, so next on my list, alam ko hindi nyo ito maiisip, pero you always have to have your pocket tissue or wipes dito sa Singapore. So, if you're a tourist na very tipid or budget-friendly, ganyan, na gusto niya lang kumain sa mga hawkers, gusto niya kumain sa mga fast foods, ganyan, the way na nagsisave kami ng table dito sa Singapore, kung hindi man iPhone ang makikita mo sa table, or susi ng kotse, or AirPods ang makikita mo na pang save ng table, usually, ang ginagamit talaga is tissue or wipes. So, you always have to have your tissue and wipes. Also, kasi dito sa Singapore, hindi sila nagbibigay ng tissue, ng pamunas sa mga umu-order sa mga hawker or sa mga restaurants. I know, hawker and sa mga fast food. Sa restaurants, sa mga fast food, minsan meron nagbibigay sila ng tissue. Pero dito sa Singapore, pag kumain ka sa hawker, pag kumain ka sa food court, hindi sila nagbibigay ng tissue. So, kung gusto mong punasan yung basang-basa mong kutsara, kasi laging ganon, o yung mga kutsara mo dito, hindi mo siya mapupunasan kung wala ka available tissue. So, kailangan lagi ka may tissue. So, hindi lang siya pang save ng table. Kailangan mo din talaga siya pag kumakain ka. So, yun, isa na rin sa tip. Guys, kung pupunta ka ng hawker, pupunta ka ng mga food court, pag may nakita ka ng tissue or wipe sa table or iPhone, hindi yun naiwan. Sinisave nila yung table. So, ganun ka-safe dito na kaya mo mag-iwan ng iPhone mo or ng phone mo or ng AirPods mo sa table para lang mag-save at umorder ka sa malayong orderan. Okay lang yun. Hindi yun mawawala. Pero, syempre, para lang din hindi ka na ma-hassle kasi hindi naman no crime at all dito. Tissue na lang iwan mo para sure ka na din. So, one thing na lagi kong naririnig sa mga Singaporean office mates ko is, bakit init na init ka dito sa Singapore? Di ba mainit din naman sa Pilipinas? Lagi nila yan tinatanong sa akin. As in, every time na, sobrang init, lagi akong gumaganyan sa kanila. Siyempre, English. So, lagi ko sinasabi na sa Pilipinas kasi mainit. Yes, mainit. Pero may hangin tayo, di ba? Fresh yung air. So, kaya mo pa din maglakad sa kalsada nang hindi ka masyadong hapong-hapo sa init. But here in Singapore, grabe yung humidity. Sobrang init, sobrang lagkit, sobrang humid because nasa equator nga tayo. I suggest if you're a tourist, guys, I know OOTD is a must, pero mas ma-enjoy mo kasi yung travel, mas ma-enjoy mo yung pamamasyal kung komportable ka sa mga clothes na suot mo. That's very important kasi I know may mga aircon, pero kasi dito sa Singapore, like walang tricycle, walang jeep, bus lang, tsaka train. So, may mga times talaga na ang layon lalakarin mo from stop to stop para lang makarating ka sa paruroonan mo. So, wala kang choice. Mainitan ka talaga. Kailangan mo talaga maglakad under the sun nang walang hangin at all, na sobrang lagkit, sobrang humid. Wear clothes na very comfortable ka. Yung asawa ko nga, parang nagiging normal na sa kanya na lagi siya naka-dry fit na damit all the time dito sa Singapore kasi ganun kainit. And mas gusto niya na komportable yung suot niya lagi. As in, kahit mag-date kami, naka-dry fit yan. So, kasi mas gusto niya na komportable nga siya. So, kahit ako, parang, actually ngayon, may dala pa akong mga long sleeves na mga shirt na sinusuot ko dati sa office. Tapos ngayon, hindi ko siya nagagamit. Kasi sabi ko, hindi ko talaga kaya mag long sleeves dito sa Singapore. Kasi grabe talaga yung init, grabe yung humid. As in, parang hapong-hapo ako, nahihimatay na ako sa init. Sobrang OA, pero ito talaga yung lagi ko naririnig sa mga tao na nagbo-vlog, na nagpupunta dito sa Singapore na, gosh, sobrang init. Talagang mapapalaban yung mga foundation nyo dito, guys. Okay, ito, since nasa mainit naman na tayo na topic. So, another tip, guys, is buy your cooling powder. This is very important. And your cooling wipes. So, yun nga, nakwento ko sa inyo na nagpunta yung family ko dito last May. And this one saves us a lot.
Kasi nababother ako na baka ma-high blood yung parents ko sa sobrang init dito sa Singapore. So, bago pa lang sila pumunta, pinaplan ko na talaga bumili ng cooling powder and cooling wipes. This is very cheap, guys. Mabibili nyo to sa mga value dollar dito sa Singapore. I'm not sure kung meron nito sa Pilipinas, but I think you can order online. Pero, I suggest na magdala na kayo kasi kung maghahanap pa kayo pagdating nyo dito, syempre sayang din naman yung oras nyo. So, this is the Snake brand na cooling powder. So, I suggest bago ka umalis ng hotel mo, bago ka umalis ng bahay na pinag-i-stayan nyo, maglagay na kayo ng cooling powder para fresh na kayo. Tapos, after nun, pag nainit na talaga kayo, sobrang effective ng cooling wipes. As in, ipapayad mo na siya sa leeg mo, sa batok mo, guys. Fresh ka na ulit. Nagpunta kami sa Singapore Zoo, nagpunta kami sa Bird Park, nag-USS kami. Lagi kami may dala ng ganito. As in, ito na lang yung natitira sa wipes ko. As in, ganyan siyang kalaki. Sobrang useful niya. And lagi ko inabutan yung daddy ko. Sinasabi ko sa kanya, lagay mo sa loob ng sombrero mo para lumalamig yung ulo mo. So, yun. Ito yung suggestion ko na sobrang helpful pag pumunta kayo dito sa Singapore. This one, nabili ko to sa Don Don Donki. Hindi ko na maalala kung magkano. Pero, ito yung Gatsby na men's body sheet na cool yung nakalagay. Ayan. Nag-focus ba? Basta, yan. Cool yung nakalagay. So, ito yung binili ko and sobrang lamig niya talaga. Yung asawa ko din, pinapahid niya sa buong katawan niya, sa ganto niya, sa leeg niya. Tapos, yung mami ko nga, nilalagay niya sa loob ng damit niya kasi malamig daw. So, yun. Parang nakaka-fresh kasi hindi naman talaga lahat ng areas ay malamig. Kasi, mas gustuhin mo nga namang maaraw kaysa maulit. Lang, diba? Pero, yun, ito na lang yung kaya mong i-control. Magdala ka ng mga cooling cheverness. Okay, so pagdating naman sa pagkain, marami nagtatanong sa akin, saan itong magsarap kumain dito sa Singapore? Actually, wala akong masabi na specific area na kung saan masarap kumain. Kasi minsan yung mga masasarap kainan dito is mahal. And, I always say na kumain kayo sa food court or sa, ano ba? Food court or hawkers. Kasi, kahit saan hawker ka pumunta, guys, may mga authentic na mga Singaporeans na nagluluto ng mga dishes nila. I think sobrang overrated na ni Makan Sutra. Actually, mahal sa Makan Sutra, guys, eh. Pero kasi tourist area siya, so for me, overrated na siya. So you should try maybe yung mga Newton food court center, yung mga ganyan sa May Newton. Doon nag-shoot yung Crazy Rich Asians. So, doon sa food court na yun. Though, kung mag-isa ka, dalawa lang kayo, mahirapan kayo kasi usually mga group meals yung meron doon sa Newton. Lao Pasat is okay also, pero doon maraming satay. Kaya lang sobrang pahirapan humanap ng upuan. Pero marami namang hawkers kahit saan ka pumunta eh. Maxwell is also good. First time ko magpunta sa Maxwell, dinala ko nung ka-office mate ko. And ang daming choices. And so far, lahat naman na nakakain ko sa Maxwell is masarap. So, kung gusto nyo na budget-friendly, as low as $4, $3 yung pagkain nyo, go to Maxwell. Si Maxwell, malapit siya sa Tanjong Pagar. Malapit din siya sa Chinatown. So, very accessible siya. And kahit saan ka naman pumunta dito sa Singapore, usually talaga may mga food court, yan yung kopitiam, lagi may ganyan, or merong hawker. So, hindi ka rin naman mahihirapan. And then, doon ka na makakapag-try ng maraming dish. Kasi isipin mo, pumunta ka lang sa isang area, tapos lahat na gusto mong subukan, nandun na. So, syempre, hindi natin alam kung lahat ba yun masarap. Pero, most likely naman, masarap sila. Okay, another one, since Singapore is a very small country, nasa equator tayo, ganyan, always bring umbrella. Kasi, sino ba yun? Vlogger na pala. Kasi, anakay, hindi sila ready na para every time na lumalabas sila, may times na umuulan. Though dito kasi, sa Singapore, since nga, maliit lang tong country na to, sobrang araw, nakikita nyo, maya-maya uulan yan, didilim yan, uulan yan, for 1 hour, for 30 minutes, for 2 hours. And, syempre, hindi mo naman din may iwasan na sa tourist na habang paulan, eh, nasa labas ka. So, better have an umbrella or else gagastos ka talaga na bibili ka ng umbrella sa 7-Eleven. Always have your umbrella with you. Ako, kami, kahit saan kami pumunta, lagi kami umbrella. And minsan nakakainis kasi kung kailan wala kaming dalang umbrella, tsaka umuulan. Pero promise, walang tag-ulan, walang tag-init season dito. So, everyday umuulan for like few hours lang naman, few minutes lang naman, ganyan. Pero syempre, ikaw as a tourist na naghahabol ng oras mo para mapunta lahat ng gusto mo, syempre, mas gugustuhin mo din naman na mapasyala mo lahat, diba? Kahit may ambon-ambon yan. So, yes, always have your umbrella. Okay, so nabanggit ko na rin sa inyo na maraming lakad dito. May isa na naman akong vlogger. So, lahat talaga ng sinasabi ko sa inyo, na-research ko lang to sa mga napanood kong vlogger na pumunta dito sa Singapore. Guys, wear comfortable shoes.
very important ang comfortable shoes. Nung na-share kami dito ng family ko, hindi pa nga packed yung one day itinerary namin. Usually may mga dalawa, tatlo lang kami pupuntaan na area, tapos half day lang kasi nga they stayed here for almost 2 weeks. So malaki yung oras na pwede namin ipasyal dito sa Singapore. So hindi ko talaga pinapack the whole day kasi alam ko mapapagod yung parents ko. So ang ginagawa ko is mga orchard area kami, orchard lang ganyan. Pero kasi pag tourist ka, orchard ka, taka Merlion, taka Bugis ganyan. So maraming laharan. So doon sa hindi pa-pack na araw na kasama ko yung family ko. Kasi nag 15k steps kami to 20k steps kami. Hindi pa yun pack ka. What if kung pack na pack pa yung araw mo? So, pack na pack. So, yes, I suggest wear comfortable shoes, guys. And lalo na kung may mga kasama kayong matatanda kasi I believe nina nila kakayanin yung init plus yung lakad. Dapat talaga comfortable kayo sa sapatos nyo. And mag-practice kayo ng lakad bago kayo pumunta dito sa Singapore kasi hindi nyo talaga kakayanin. Mapapagod lang kayo ng sobra. So, yun, wear comfortable shoes. Ako, nung nag-zoo kami, nag-bird park kami, ganyan, nag-USS kami, we wear rubber shoes. Rubber shoes kasi wala nang pang OOTD kasi mahalaga, komportable ka talaga na hindi sasakit yung paa mo and ma-enjoy mo yung whole day mo sa labas. Okay, another suggestion is always bring your water. Nakikita ko sa TikTok, mausong uso yung hydro flask, aqua flask, yung mga ganyan. So dali nyo na yun dito. Hindi kayo magpakeme pa. Always bring your water. Lahat kasi ng sinasabi ko sa inyo, ito yung na-experience ko na nagpunta yung family ko dito. Kasi matagal na kaming hindi masyado namamasyal ng asawa ko dito sa Singapore. As you can see, hindi naman ako masyado nag-vlog ng mga events dito, diba? Kasi nga, sobrang init and hindi ko talaga kinakaya na nakamask ka tapos nalabas ka ng sobrang humid. Anyway, nung namasyal kami ng parents ko, we always make sure na meron kami dalang tubig. I have my hydro flask with me. Pinupuno ko siya ng yelo, tapos talagang ko siya ng tubig. Tapos pagdating namin dun sa area, like sa zoo, sa bird park, sa USS, may mga refilling station dun. So, pwede na kayo mag-refill dun sa mga tubig nyo. Kasi sobrang mahal ng tubig pag lumabas ka na. As in yung isang bottle water lang na regular size, like 200ml, 500ml lang yun. Sobrang liit lang. 200 nga lang ata. Sobrang liit lang niya. $2 na agad yun, guys. Sobrang mahal. And pag bumili ka kasi sa grocery ng mga 1.5 liters na tubig, mga 50 cents lang yun. So, I suggest na bring your own water bottle. Kasi ayaw mo naman gumastos ng ganong kamahal, di ba? And para din ma-hydrate ka na ma-hydrate. Kasi nyanya, sobrang init. So, kung ayaw mong gumastos ng mahal, bring your tumbler, bring your water bottle with you, and then mag-refill ka na lang. Kasi mostly naman, ng mga areas dito sa Singapore, may mga refilling station din. So, okay lang yan. So, last two na lang. So, yung food na masasuggest ko na pwede nyong i-try, kasi may mga nagtatanong din sa akin, bukod sa chili crab, sa jumbo. You can also try laksa and Hainanese chicken rice. Yung Hainanese chicken rice, mayroong Michelin star na rest na parang stall sa may Maxwell. Yung sinasabi ko sa inyo na magandang hawker dito na near Chinatown. So, meron doon. Pwede kayong pumila. Though may pila talaga siya. Lalo na pag, since yung area kasi na yun is office area. So, pag lunchtime, sobrang puno siya ng mga nagtatrabaho dito sa Singapore. Kaya pag off hours, I think pwede naman kayong pumunta. But take note din, guys, since ang sinuserve nila, ang tinatarget kasi nila sa Maxwell ay yung mga nagtatrabaho. Usually, pagdating ng 2 to 3pm, sarado na yung mga stalls. So, pwedeng mas maaga. I think 11 o'clock is okay. And then, 1pm is okay. So, wag lang kayong sumabay dun sa 12:30 na lunchtime na mga nagtatrabaho dito. So, yeah, laksa and Hainanese chicken rice is pretty good. Yung laksa nga lang, kung medyo sensitive ka sa gata, ayan, or sa maanghang, baka hindi mo magustuhan yung laksa, or baka masira yung travel mo kasi sasakit yung chan. Pero yun, just a little warning. Okay, last but not least, hindi ko sure kung applicable ba to sa lahat, but if you have a credit card that allows to be installed sa mga Apple Pay or sa Samsung Pay, you can make use of that here in Singapore. So, ako, yung asawa ko, we always use our Apple Pay, our Apple Watch, or sa phone namin. Lagi kami nag-Apple Pay. Hindi na kami naglalabas ng credit card, hindi na kami naglalabas ng wallet. Most of the time, cashless yung mga transactions. Though may mga hawkers na hindi pa rin tumatanggap ng cashless, pero sobrang liit na lang ng percentage na mga hindi tumatanggap ng credit card. So, if you want to pay using your Samsung Pay or your Apple Pay, sasabihin mo lang sa cashier na, pay now. Ay,
ano ba sasabihin ko? PayWave. Ano ba yung pay na? So PayWave, sasabihin mo lang sa ano cashier na pag tinanong nila how do you like to pay, sasabihin mo lang PayWave. Tapos pag tinabi nila ng PayWave, ilalagay na nila yun sa ATM machine. Tapos itatap mo na lang sa watch. Itatap mo na lang yung phone mo, ganun kadali, guys. Safe naman dito so far. So far, wala naman kaming any sa ilang taon na kami nag-Apple Pay. Wala naman nagiging problem. I think kung gusto niyo lang ma-enjoy, ma-experience ganyan kasi I think limited lang din naman yung gumagamit ng Apple Pay sa Pilipinas. So dito masyadong marami na. So kung gusto niyo ma-enjoy and ma-experience, you can use your Apple Pay or Samsung Pay here. Pwede niyo rin siyang gamitin pang train, pang bus, ganyan. So pwede niyo gamitin pang tap yung debit card or yung credit card niyo sa mga train station, sa mga bus station. So kahit hindi kayo bumili ng EasyLink, pwede niyo gamitin yung credit card niyo kung mas gusto niyo na ganun, kung gusto niyo i-track. Kasi ako and yung husband ko, yun nga, credit card yung ginagamit namin pambayad sa mga trains tsaka sa mga bus. Kasi hassle-free na rin siya. Hindi na namin kailangan mag-load from time to time na pag naubos yung laman ng EasyLink namin, mag-load kami, ganyan. So, and mayroon din kasing chance na natatakot kami na nawala na kasi ng EasyLink yung asawa ko. Kaload lang niya ng $50, nawala yung EasyLink niya. So, wala na kami fear na ganun kasi nga, tinatap na lang namin yung phone namin or yung watch namin. So, iwas na rin na malaglagan kami ng mga cards. So, there you have it, guys. Yun yung mga suggestion ko as a tourist na pupunta dito sa Singapore. Lalo na kung first time nyo, I hope na mag-enjoy kayo dito. Maluwag na, pwede na tanggal ng mask outdoors. So, kung mamamasyal kayo sa mga zoo, sa bird park, sa USN, pwede kayo magtanggal ng mask kung nasa labas kayo. Pero kung pipila ulit kayo, kailangan nyo na mag-mask ulit. Yun lang, ang saya lang kasi parang unti-unti na nga bumabalik yung tourism dito. Pag nagpupunta kami or nadadaan kami sa Marlan, nakikita namin marami ng tao talaga. Marami na namamasyal, ganyan. Kasi nung namasyal din kami, kasama yung family ko, ang dami namin nakikita ang Pilipino. In fairness naman, ang dami na pumupunta dito. Yes, I hope mag-enjoy kayo sa pagpunta dito. Don't worry about COVID kasi for me, safe na siya as long as take your vitamins every day. That's very important. Sa 14 days kasi nandito yung pamilya ko, okay naman, wala naman nangyari sa aming masama. Na nagtatanggal pa kami ng mask outdoor and ngayon, namamasyal pa kami sa mga areas like zoo, ganyan, USS, pumipila pa kami doon. Wala naman nangyaring masama and we're very lucky and happy na na-enjoy lang namin. Walang nangyaring iba. Na-enjoy lang namin yung pag-travel. So, hopefully, na ma-enjoy nyo din yung pag-travel nyo dito sa Singapore and makauwi kayo ng safe and sound sa Pilipinas. So, sana nakatulong ang aking mga suggestions. Sana huwag niyo makalimutan ng mga cooling powder at cooling wipes. So, that's it for our vlog, guys. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe if you haven't yet. And don't forget to follow me on my Instagram.